Mula sa Balear, detour muna tayo sa bayan ng Tipaculao, na 30 minutes away from Sabang. Dahil may bibisitahin si Ate Girl Jackie. So, madlang people, nandito po ako ngayon sa Tipaculao Aurora. Dahil sabi ni Kuya Kim, dito ko raw makikita ang asong marunong mag-surf. Asong marunong mag-surf? Posible ba yun? Hay, teka lang, madlang people. Parang nakikita ko na yung surfing dog ng Aurora. Tingnan nyo, dali, punta natin! Hi! Hello po! I'm Jackie! Hi. Isang 4-year-old Pembroke Welsh Corgi si Logan. Mahilig sa tubig at tambay sa dagat. Walang takot sumakay sa surfboard. At humarap sa mga alon. Surf's up, Logan! So, hi, Miss Ru! Hello! Sobrang cute po ni Logan. Thank Tabata you! Tabata mo niya, grabe! Balita ko po, surfers din kayo. Kaya ba nahilig si Logan sa surfing and sa dagat? Oo, matagal na kami nagka-surf ng boyfriend ko, si Mo. Noon, madalas kami umikot kung saan man may alon. So, kung Zambales, La Union, Baler. Pero simula nung nagkaroon ng bahay yung family ko dito, madalas talaga Baler. At alam mo ba na may hawak ng pinakamahabang wave na sinurf na isang aso ay si Abby, isang Australian Kelpie dog. Taong 2011 nga makamit niya ang record matapos siya makapag-surf ng haba na 60 meters. Astig ka, Abby! Alam niyo ba, sabi ni Kuya Kim na ang Pembroke Welsh Corgi na katulad ni Logan ay hindi talaga nature ang swimming. Dahil bukod sa malaki ang dibdib nila, maliliit din ang legs nila. Kaya talagang nakakabilib itong si Logan. Di ba, Logan? The main characteristics of a dog that is a good swimmer is number one, they have web feet, which they use to paddle. Number two, they have otter tail. They use it so that they can navigate while floating on water. And number three is they have a thick coat. A lot of dogs really love water. Example is the corgi. But these small dogs with very short legs, they're not really designed to swim. So from the start, hindi siya mahilig sa dagat and sa surfing. Sa dagat, hindi siya naturally mahilig kasi masyadong malaki yung alon minsan para sa kanya. So, inanan namin, parang baby step. So, dinala namin siya sa Lake Calirayas. Tapos, dinala namin siya sa Batangas para hindi malakas yung alon. Tapos, eventually, love na niya yung tubig. Ay, wow! Goodbye! Dahil sa kakaibang talento ni Logan, mabilis siyang sumikat sa social media. At ngayon, meron siyang 47,000 fans sa Instagram. Malaki din ang naitulong nito sa fur mom ni Logan na si Ruth. Dahil lang magpatayo siya ng toy library para sa mga bata ng Tipaculao Aurora. Napakaraming fans ni Logan ang nag-donate ng mga laruan. So, andito na po tayo sa toy library ni Miss Ruth. Ngayon, pasok na tayo. Tara! The house built here. So we wanted a way to engage the community. So we thought of a toy library na more on focusing on pretend play toys, ganyan, para ma-enhance yung creativity nila in learning. Definitely, yung social media really helped me secure donations. Lahat dito, hindi ako yung naglabas ng pera para sa mga laruan dito. They're mostly pre-loved toys. And some even brand new na binigay ng mga kaibigan and strangers and following ni Logan. So, syempre, very grateful. And I'm sure yung mga bata dito, very grateful din. Talagang nakakatuwa ang kwento ni Logan. At nakakatulong na siya sa mga bata ng Tipaculao. Yes! Wow! Patuloy pa siya nagbibigay saya kay Ruth at sa kanyang pamilya. Oh! Atta boy, Logan.